Days na lang. O sino ang number one? Ganito na lang. Bebo Boche. Who's the number one choice? Ano ba yung putang nila? Sino ba yung may listahan? Ayun mo. May hawak kanina. First day. 18 days ka. Day, oh, sige, tentative lang. You can make nominations. Sige, okay, I'll recognize first the gentleman nasa dark suit. Can you get hold of a microphone? Yes, sir. Glad to meet you again. PDP Negros Occidental has already endorsed. Again, let me... This is open for nomination, ha? Yes. Para to save time. PDP Negros Occidental has already endorsed in writing to the office, National Office of PDP. The endorsement of Attorney J.V. Hinlo to represent Negros Occidental and mga Ilonggos, Cagayan, NIR. Wala na tayong senador from the Ilonggos and the Oriental. Eh. NIR and... Is your candidate around? Ay! Ah, oo. Naunahan mo lang ako, sir. Thank you, Mr. Chairman. He's also my candidate. Alam mo kung tulungan na natin lahat, especially Mindanao pati Visayas, lusot mo. All you have to do is to destroy the solidarity of Luzon. Iyan ang sikreto dyan. Masulit mo na Visayas pati Mindanao. Anuhin mo lang yung Luzon. Mag-scatter lang sila doon. Medyo may chance tayo. Thank you, Mr. Chairman. We have said our piece. Thank you for listening to us. Can you... We pray that... introduce yourself to the crowd now. Hindi ka kilala eh. Mayong gabi, Mr. President. May gabi. Attorney J.V. Hinlo of PDP Negros Occidental, your Deputy Secretary General for Visayas. Kaya nga, ganito nandyan yan. Nandyan si Robin Hood Padilla. Nandyan si Baste Duterte. At pag sumama na yung anak nyo, si Inday Sara, presidential ball rin. Yung problema natin, hindi tayo nagkakaisa eh. Inaantay ng PDP, may imbitasyon na tayo kay BP Inday. Pero, basta yung sinasabi, gusto natin na yung susunod na presidente manggaling sa PDP. Okay yan. But leave my daughter out. Tama na yung isang presidente sa isang pamilya. Give it also to the others. Alam ko na... hindi naman kita inaano. Alam ko na malakas, gaya na presidente ako, and yung pamilya ko, tayong lahat may following. So, kung sabihin mo lang na a particular personality, for example, like may, wag na muna siguro, let me be very clear on this. Sabi nga ni ano pala, I'm sorry, I was late. I was not around maybe when these things were discussed. Na meron ng na nominate. And these nominations were already validated by... After watching this video, mag-comment lang dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Kung gusto talaga natin baguhin yung bansa natin, at least alam ko, yung mga kasama ko, handang magpakamatay. Sa puso at isipan, wala akong problema dyan. Ubantang mga matay tanan kung patyon ta nila, pero usaraan nas tong kasagasing ugunahuna ang atong nasod, ang mahal nating Pilipinas. Man na ginagamit yung kaniyang official capacity para risbakan yung kanya mga political enemies. Never!
Kaya, paano natin sila risbakan? Just in case, tayo'y mag-survive 2025, matawid namin ni Senator Bongo, ipakita natin na tayo'y tumawa ng maayos, hindi para manira ng kapwa. Yun lang ating hinahangad. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagbati po ng kapayapaan sa inyong lahat. Total, pinagsalita na po ako. Naging ugali ko na po pag nahawakan ko ang mic. Kasi una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa lahat po ng dumalo ngayong gabi, sa lahat po ng ating miyembro, sa lahat po ng ating mga opisyal. Alam niyo po, ang PDP, kilala tayo na may prinsipyong partido. Kapag ka may prinsipyong partido, ibig sabihin lahat tayo dumating dito ng KKB. Tayo ay gumagastos para sa ating kalayaan, para po sa ating tagumpay. Hindi po tayo finance ng kahit na sino. Tayo po ay lahat nagmamalasakit sa bayan. Kaya ako po nasabi yan, pagkabanggit po ng ating mga namumuno na tayo na po ang nahirang na campaign manager, binulungan po ako kagad ni Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, humanda ka na. Sabi ko naman, hindi po ako kasing bilis ni FPJ bumunot. Pero isa lang po ang may papangako ko sa inyo, katulad po ng sinabi ng ating mga namumuno, akong bahid ng kahit. Isa lang po ang bahid ko. Ako'y mapagmahal. Just to clarify things, no? We have already made announcement of our candidates that have been processed by the National Convention last April in Cebu. Now, we are, yes, screening additional candidates for our senatorial balls. We have already the list of some nominees, but unfortunately, we have not processed it. And we are going to make the screening, the processing, and yes, we recognize the urgency of doing it because of the timeline that the last day of filing is October 8. So with urgency, the selection committee will be screening it, and yes, as mentioned by Mayor Rama, we will be doing it starting tomorrow. Yeah. So with your indulgence, we will not mention the names of already that have been submitted to us. We will not mention it for tonight because we will not end the meeting ngayon pagka ginawa natin yon. So give time to the selection committee to process it, and we will submit it to our chairman. There may be non-PDP Laban members who may be running for the Senate, pero yung kanyang puso ay talagang gusto niyang ipagpatuloy yung programa ni PRRD. Kaya yung submission po ng pangalan, as our good chairman and Mayor Rama mentioned a while ago, you can submit the names or letter of intent, your desire to run for the Senate, so that maiprocess ng committee. Kasi dito natin makikita talagang malakas ang enthusiasm pa rin ng PDP. Maraming gusto palang tumakbong senador under PDP. Dami gusto tumasok. We did not expect this nung una.